Sunod, bayan bumalik. Sasabay ko na siya. Hindi, lalo't ikaw ang kasama ni Candro. Chismoso ka. At mapagsamantala. Sobra naman kayong magsalita. Kung ayaw nyo, aalis na lang ako. Sige. Hintay, ni Candro. Maaring ang aking kapo ay magbago pa ang kanyang isip. Marimar, nandito ang kapatas na si Nicandro. Inutusan siya ng asawa mo para tingnan ka at para bumalik ka na sa asyenda. Pero sinabi ko hindi na ako babalik. Pag-isipan mo itong mabuti, Apo. Huwag mo nang pilitin. Mainit pa ang ulo niyan at mahirap ang kausapin. Hindi ako sasama sa kanya. Hindi ko na siya asawa. Kahit pilitin niyo pa akong sumama sa kanya. Narinig mo siya. Ayaw niyang bumalik. Sige po, Lolo. Ang sabi po kasi ni Boss, kung ayaw niya nang bumalik, di huwag siyang pilitin. Wala akong problema. Sige, tuloy na ako. Magandang gabi. Narinig mo, Lola? Bali, wala lang kay Sero kung bumalik ako o hindi. Mabuti nang ganun. Nang mawalan sila ng problema ng maating babaeng gusto niya. Pwes, kung pababayaan mong ganon, mawawala siya sa iyo. Wala akong pakialam. Narinig niyo? Wala akong pakialam. Ano nangyari ni Candro? Nandun ba siya? Opo, sir. Nandun nun si Marimar. Senyora Marimar. Pasensya na ho kayo, sir. Ayaw niya sumama sa iyo? Ayaw niya po eh. Pero tinanong mo ba kung gusto niyang bumalik? Oo naman ho, sir. Pero ang sabi ho niya, ayaw niyang bumalik dito kahit kailan. Sige, makakalis ka na. Oo, sir. Sana po eh, maganda gabi niyo. Mamimiss ko siya. Kapag si Marimar ay patuloy na hindi kakain, baka mamatay siya sa gutom, pambihira. Marimar, Marimar po. Pabayaan mo muna siya, Cruz. Alagay mo ba'y dapat ko siyang pabayaan? Anong gusto mo? Mamatay siya ng gutom. Hindi. Pero ayaw pa niyang bumangon. Mas kailangan niya bumangon. Hindi siya mamamatay ng dahil lamang doon. Hindi ako makapapayag. Ano ka ba, Marimar? Kapag hindi ka bumangon para kumain, pupunta ako sa asyenda para sabihin kay Sir Serio na nagpapakamatay ka sa gutom. Huwag, Lola Cruz. Pumunta ka kapag patay na ako. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, mahal ko siya. Hanggang kamatayan. Apo, huwag ka magsalita ng ganyan. Bumangon ka, Marimar. Gagawin ko, sinabi ko. Hayaan mo na akong mamatay. Ayoko nang mabuhay sa dami ng kasawian ko. Ang mamatay, yun ang gusto ko. Napakatigas ng ulo mo. Kasalanan namin ito. Dahil pinalaki ka namin ganyan, sana'y binigay ka na lamang namin sa iyong papa para nakapag-aral ka. Pero dahil sinabi ng iyong nanay na huwag namin gawin yon, hindi nga namin ginawa. Katulad niya. Katulad ng nanay ko, gusto ko nang mamatay. Wala nang kwentang mabuhay pa ako sa mundo. Marahil, tayong tatlo'y walang swerte. Kaya mas mabuti pa. Mamatay na lang. Tumigil ka lang, ha? Ngayon din ay pupuntahan ko ang iyong asawa para makita niya nangyayari sa'yo. Huwag, Lola Cruz. Huwag. Pero Cruz, paano kang pupunta doon sa asyenda? O edi maglalakad. Hindi na bumalik ang basura. Huwag kang kasi siguro, mahal. Dalawang araw na nakakalipas, Renato.
Baliwala ang dalawang araw. Hindi pa rin ba bumabalik si Marimar? Masyado kasi siyang nasaktan eh. Masyado ka pa rin nag-aalala sa kanya. Ang totoo, nasaktan ko siya. Naku, mawawala rin ang ipag-aalala. Habang lumilipas ang araw ay lalo mo siya makakalimutan, sigurado ako. At darating ang araw na hindi mo na siya maaalala. Sino yun? Walang iba kundi ang lola ng basura! Ano kailangan niya? Gustong kausapin si Sir Serio. Mukhang hindi siya mapakali, senyora. Sinabi kong titingnan ko kung kakausapin niyo siya. Hindi. Kung meron siyang sasabihin, kay Serio niya sabihin ito. Bueno, kay Sir Serio o kanino man, hindi na ako makapaghihintay. Tawagin ninyo siya at gusto ko siyang makausap. Ano kailangan mo? Gusto kong sabihin kay Sir Serio, napuntahan ang aking apo para makakain ito. Kung hindi mamamatay siya. At ano naman sa palagay mo magagawa ni Serio? Subuan pa siya ng pagkain? Ang gusto ko ay pumunta siya sa bahay namin para amuin at pagsabihan. Ang apo niyo ay hindi na bata, Lola. Pero sa kasamang palad ay naloloko siya sa pag-ibig niya kay Serio. Pareho silang loko-loko. Loko-loko, hindi. Asawa pa rin siya ni Marimar. At gusto ni Marimar na mamatay dahil sa kanya. Wala akong pakialam, hindi ko yung problema. Pero problema ni Sir Serio. Kaya sabihin mo sa kanya, dahil kapag may nangyari sa aking apo, may masamang magyayari sa inyo. Huwag na huwag niyo ako pagbabantaan! Hindi ako nagbabanta sa'yo. Pero alam namin ang kasawa ko na merong kang ginawa sa apo namin. At hindi niya ito palalampasin. Si Marimar na lamang ang kaisa-isa kong apo na natitira sa amin sa mundong ito. At kapag namatay siya, si Pancho ay kayang pumatay din. Sabihin niyo yan kay Serio. Sasabihin ko yan kay Serio. At kung kanino man, si Marimar ay mahirap lang. Marumi, walang ayos bago siya nag-asawa. Pero masaya siya. At nagawa ninyong sirahin siya. Pag namatay siya, kawawa naman kayo. Sabihin mo yan kay Serio. Sabihin mo! Marimar, orcos de mita soy. Con mis amores, Marimar, orcos de mita soy. ¿Ha regresado Marimar, Angélica? No, está esperando a que tú vayas a buscarla. Pues ganon, nakaupo at hinihintay ako. Pero may inutusan siya magpunta rito. Sino? Sinong pumunta? Ngayon ay ang kanyang lola at nagbabanta pa. Anong klaseng banta? Ang sabi niya, kapag may nangyari sa kanyang apo, kawawa daw tayo. Bakit niya sinabi yun? Ang ignorante mong asawa gusto yata magpakamatay kaya ginugutom ang sarili niya. Totoo bang sinasabi mo? Oh, huwag mong intindihin yon, Serio. Natural, dapat kong intindihin yun. Anong eksaktong sinabi niya, Angelica? Mukhang ayaw niyang kumain. Maaring totoo yan. O saan ka pupunta? Pupunta ako si Marimar. Baka kung anong gawin niya eh. Ngayon ka dapat magpakatatag, Serio. Inosente si Marimar na dapat na hindi ko dinamay sa aking mundo. Aba, hindi mo siya dapat puntahan. Umalis siya dahil gusto niya yon. Umalis siya dito dahil minaltrato mo siya. Ah, kaya ngayon magpapatalo ka sa kanya, hmm? Dapat ay naiintindihan ko nung una pa na tama yung mga sinasabi ni Marimar. Wala siyang mali siya at kayo ang meron. Napakarami. Talo na naman tayo sa laban. Hindi totoo yan, Angelica. Maaring talo tayo sa unang pagkakataon. Pero patas ang laban. Maniwala ka. Abay, kung hindi dumating ang lalaki yon, hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating apo. Inaasahan ko na sasabihin ng babaeng yon ang ating mensahe. Kung hindi, pupunta uli ako doon. Hindi. Ako na ang pupunta doon. Nadala ang aking itak at pupugutan ko sila. Ang bida ni Marimar. Sa wakas ay lumambot din ang puso at dumating. Lola Cruz, ano nangyari? Anak ko, mabuti't sinabi nila sa'yo mensahe. Nasaan po si Marimar? Nasa loob, nasa katre. Hindi kumakain at pinapatay ang sarili. Pero imposible yun. Sa wakas ay dumating ka. Tingnan mo siya. Halos mamatay na dahil sa'yo.
Pag namatay siya, pagsisisihan mo. Pabayaan na natin sila. Halika dun tayo sa labas. Narinig mo ako. Pagsisisihan mo ito. Marimar. Marimar. Marimar, naririnig mo ako? Diyos ko, napakahina niya. Marimar? Marimar? Ano yun, Lolo? Hindi ako si Lolo. Ako ang asawa mo. Seryo? Marimar! Kostenita soy! Konisa Marimar! Kostenita soy! Seryo, Seryo. Ano na pakiramdam mo? May sakit ka ba? Hindi. Natutulog lang ako. Kaya mo bumangon? Oo naman. Ay, kita mo. Hindi mo kaya eh. Matutumba ka. Hindi, wala nga naman to. Nahihilo lang ako. Nangihina ka. Maupo ka. Maupo ka. Bakit nilayasan mo ako, Marimar? Fue a buscarla. Pronto estará dándole la comida a él mismo. Es el colmo. Pero tú decías que no estaba enamorado. Que solo se había casado para molestarlos a ustedes. Pero no fue así. Le gusta la mugrosa esa. Hay hombres para todo. Estoy a punto de perder la esperanza de separarlos. Pues yo no. Sergio va a terminar con mi paciencia. Y un día... Cálmate, Angélica. Recuerda que estás esperando un bebé y no te conviene incomodarte. Mejor vamos a planear otras cosas. Voy a dejarte con ella, con la sangrona esa. A esa sangrona, la conozco desde hace mucho tiempo. Siempre platicamos, reímos, paseamos juntos, pero nunca me ha interesado, ¿entiendes? No es cierto. ¿No se te ha ocurrido pensar que pude casarme con Antonieta antes de conocerte? Pues eso sí es verdad. ¿Y por qué crees que no lo hice? No sé. Pues sencillamente porque Antonieta nunca me ha gustado. ¿Y yo? ¿Yo sí te gusté? Naturalmente. Si me casé contigo por algo sería, ¿no crees? Porque me tiene mucho cariño como yo a ti. Sí. Eso debe ser. ¿Y ahora quieres regresar conmigo a la hacienda? De una cosa estoy segura, hermana. Sergio no tiene nada en común con esa salvaje. No puede hablar 10 minutos seguidos con ella. A la larga se aburrirá, yo lo sé. Quizá. At ngayon si Marimar ay hinahanap niya. May iba kayang dahilan? Eh, masyadong maawain niya si Sergio, yun lang. Huwag ka matakot. Magtutulungan tayo, Angelica. Sa mga susunod na mga araw, mapaghihiwalay na natin sila. At kung ang mga araw na yan ay magiging buwan at taon? Palagay ko hindi. Dahil kailangan magbago na yung basurang babaeng yun. At hindi yung madali para kay Marimar. Yun ang magiging dahilan ng kanilang pag-aaway. At malapit na siyang iwan ni Sergio. Entonces, si te vas conmigo? Déjame peinarme. No puedes ni caminar, estás muy débil. No has comido en todos estos días, ¿verdad? Es que quería morirme, Sergio, de verdad. ¿Para qué iba a vivir sin tu cariño? Hubiera sido igual que si me quedara ciega toda la vida. Que tú eres la luz de mis ojos. Bueno, vámonos para la hacienda. Sí, Sergio. Ya no va a ser más cosas malas, ¿Ella qué importa? Tú eres mi esposa, no ella. Qué bueno eres, Sergio. ¿Y tú qué chiquilla? Nakumbinsi mo rin pabangunin niya si Marimar. Salamat sa Diyos. Sasama ako sa kanya, Mama Cruz. Nangako ako magpapakabait na ako. At magpakabait ka rin, lalaki ka. Dahil alam mo na, kahit matanda na ako, kaya ko pa rin siya ipagtanggol. Alam ko po, Senyor Pancho. Alam ko po. Ay ka na, Pagoso! Ay ka na!